Magandang umaga mga suki! This is Lynn again ng inyong tindera and welcome back to my channel! Okay, so ngayong araw na to, ipapakilala ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo ang bagong brand na nagpapakilala and syempre, hindi ito mawawala sa ating shop, diba? Okay, so matagal na siyang nasa shop namin pero ngayon lang ako nagka-time gumawa ng video or pasilip na video na ipapakita sa inyo sa helmet na ito. Panoorin niyo muna yung intro ko. Babalik ang inyong tindera and ayan na nga, hawak-hawak ko na ang ating Geely helmet. Alright! Palakpaka naman dyan. Okay, so ngayon ito na. So syempre, kung hindi nyo pakilala si Geely helmet, nag-release po si Geely helmet or nagpakilala po siya dito sa atin sa Pilipinas this last May lang po. And siyempre, kilala na ito ngayon sa market. Ilang buwan lang, di ba? May, June, July, August, September sa loob ng 4 na buwan, guys, sa totoo lang. Ang dami na pong gumagamit ng bagong brand na ito ng Geely helmet. Geely helmet po is originally designed from Italy. Okay, so maganda siya. Ayan. Siyempre, sumasabay siya dun sa mga sumasabay siya sa mga designs na patok ngayon, which is yung mga makukulay, di ba? So, gustong-gusto yun ng mga riders natin ngayon. Even me, syempre, gusto ko yung makulay kasi pag nasa kalsada ka, ganyan, mas mabilis ka makita o di kaya pansin ka, yun. Okay, so ngayon, pasilip to dito sa Geely helmet. So, ang ipapakita ko sa inyo is yung full face. Okay, so yung full face nila, full face model, dual visor. Okay, so ito yung ipapakita ko sa inyo, yung ide-demo ko. Okay, pakita ko muna yung box niya. Pengi po ako ng box ng Geely. Okay, so ito po siya. So bibili niyo si Geely helmet sa gantong lalagyan. Okay, itong lalagyan na to. So syempre dahil nga originally designed siya from Italy, so yung color niya, syempre nagre-reflect din sa color ng flag ng Italy, which is nandiyan yung ating red, black, and green color. Helmet bag, other than that, wala nang laman yung box niya. Wala na. Yan, wala na pong laman yung box niya. Okay. Ay, meron pa pala. Teka, catch! Okay, ito. Ayan. Okay, so syempre meron siya manual. Okay, tingnan natin kung anong nasa loob nito. Dear customer, achu-chu-chu-chu. Ayan, okay. So, ayan. Nakalagay dito yung mga tamang sukat. Ayan. Okay. Nakalagay dyan yung mga tamang sukat sa head natin, sa sizing ng helmet na ito. Okay? So, meron po silang medium, large, XL to 2XL, syempre. Pero usually po, sa totoo lang, ang dumarating po sa atin dito sa Philippines is large XL. Okay, so kasi po, makapal ang foam ng helmet na to. So mamaya ipapakita ko sa inyo. Ang dumating lang sa amin na supply is large XL. Kasi nga, nagtanong ako bakit walang medium. Kasi nga, yung large niya, kasha na sa medium fit. Kasi nga, ang kapal ng foam nitong helmet na ito. Okay, so other than that, wala naman na masyado. Manual, yan yung mga tips nila sa pagbili ng helmet. So yun yung nakalagay dito sa kanya.
sa kanyang manual. Okay, ayun. And then, so syempre, pag kinuha na natin si helmet, so ito yung model na ipapakita ko sa inyo. Ayan. Okay, so ito po yung isang design lang naman to sa kanilang mga full face dual visor. Pasilip to, hindi naman ako ganun kagalingan sa helmet, pero syempre, bago natin ipakita itong video na to, itong vlog na ito, nag-research po tayo kung anong kagandahan nito. And sa totoo lang, iba pa rin talaga yung makikita nyo actual ang helmet compare sa video. So, kung may time naman po kayo at talagang mamimili kayo, much better na i-check mo po talaga. And, ayan. So, makita nyo kung ano ba talaga yung kagandahan. Okay, so ayun na nga, unang-una. Yung binuksan ko po is full face, and then dual visor na po siya. So, ibig sabihin, pwedeng-pwede din po siya. So, sa pang-araw, yung main lens po niya is clear. So, yan po yung ginagamit natin usually pag gabi para po kita natin yung daan. And kapag naman po sa tanghali or tirik ang araw, meron po siyang dual lens, which is ito po yung ating smoke lens sa loob na, excuse me, okay na, tawag dito na mag, poprotect sa liwanag sa mata natin. Okay, so dual lens na po. So, eto na nga. Actually, lahat naman ng details niya nakalagay dito sa lens niya. Yan, nakikita niya. Yung sticker na yan. Okay. So, syempre, isang advantage sa helmet na meron siyang ready pin lock. Eto, sa kokote. Yan, nakikita niya. Yan. Okay, ano bang purpose nun? Okay, yung purpose nun, mga suki, yung ready pin lock, kung hindi nyo pa alam, yan po yung anti-fog natin na tinatawag. Kumbaga, pag may ready pin lock ka, mas madali siyang lagyan ng anti-fog, which is hindi magpo-fog yung inyong helmet sa loob kapag po ready pin. Pag ready pin lock na po siya. Okay, dalawa yan ha, sa kaliwa kanan meron yan. Both lens, and syempre, okay, so nakalagay dito, syempre, maximum 100% vision. Okay, so ibig sabihin nun, mga suki, talagang clear yung lens niya. Okay, and syempre, anti-scratch na din po ito. Actually, lahat naman ng mga helmet na ngayon is anti-scratch resistant na po. And then, syempre, ayun. Okay, so, itong helmet na to, guys, itong shell niya, ito. Yan, yung shell na yan, gawa po yan sa polycarbonate. Yan, polycarbonate. Saan mo ba siya maiko-compare? Yung shell na yan, saan mo siya maiko-compare? Siyempre, sa ating HJC helmet, okay? Ang HJC helmet po, guys, ay polycarbonate ang shell. And sa Geely helmet, they have the same materials na ginamit. Okay, so ang ganda nun. Plus yun, mga suki. Okay, and syempre, extremely clear vision, yun, nasabi ko na nga kanina. And syempre, okay, so eto siya ha. DOT approved po siya. So, di ba lagi ko nga sinasabi yan sa inyo. Once ang helmet is kompleto sa approved, like ECE, DOT, ICC. My God. Okay yan. Okay, and syempre, actually, itong helmet na to, si Gile, wala po siyang ICC. Okay, wala siyang ICC. Pero, kung mapapansin ninyo, lahat ng mga bagong nire-release na helmet ngayon is without ICC na. Siguro mayroong mga dati na may naglalagay pa rin, pero hindi ibig sabihin nun na without ICC ito is hindi approved, ha? Okay, yung Certified Product Safety, ito po yung BPS na tinatawag. Yan, yung BPS na yan, ibig sabihin approved po yan dito sa atin sa Pilipinas. Even si KYT, guys, even si KYT, yung mga bagong release po niya, wala na po siyang ICC, but they have BPS. Okay, so huwag kayong mag-alala na baka nakabili kayo ng Geely helmet or other brand na walang ICC, pero merong BPS, huwag kayong mag-alala kasi hindi kayo huhulihin. Pag hinuli kayo, ipakita niyo yung video ko. Hindi, ako, to be honest po, ayan, talagang totoo.
BPS approved po ay approved po yan dito sa atin. Hindi po kayo huhulihin dahil wala kayong ICC. Okay? Teka nga, pakita ko nga sa inyo yung ano. Sige, para maniwala kayo kasi baka sabihin niyo dahil bagong brand siya, wala siyang ICC, baka hindi legit. Ito, so pakita ko sa inyo si yung bagong release sa akin ng ano, ng KYT. Okay? Ayan, oh. So si KYT guys, wala din po siyang ICC. Ayan, okay. And syempre, kilala niyo naman si KYT, di ba? Okay, next niyo na lang 'to. Next na ako, ibablog ko yung KYT. Yeah, bangers kayo dyan. Magbablog ako ng KYT na limited edition. Okay, so yun lang, pinakita ko lang sa inyo regarding sa ICC and BPS approved. Okay. And then syempre, may airbands po ito sa harapan, as usual. Okay, lahat ng helmet, usually meron sa harapan na airbands and then sa taas. Okay? Paano ba ito? Paano ba ito binitin? Pa ini-slide lang. Okay. Slide up, slide down. Slide up, slide down. Okay, so yan yung airbands po syempre para hindi po kayo... para may papasok na hangin habang nasa loob yung inyong ulo. Ayan. Okay, and syempre sa likod, kung meron pa siya ng hangin, may labasan din siya ng init. Okay, ayan, okay. Ayan, so syempre, ito pa ha, ito pa guys, ito pa talaga. Tingnan niyo yung foam. Okay, itong nasa head niya, so, katulad din ni KYT guys ha, bibihira yung may mga ganito. Naka-embose yung pangalan ng Gile. Yan, naka-embose yan. Okay. Diba, syempre, bibihira yung mga ganyan. May signature talaga sila sa kanila. So, lagi ko sinasabi sa inyo, meron siyang chin cover. Okay, so another harang yan sa pagpasok ng alikabok sa loob. And syempre, naka-support din sa chin mo. Yan. And then, at the same time, lahat po ng foam sa loob ay nalalabhan. Okay. All washable. Yan. All washable. Okay. Tapos, isa pa po. Ang Gile helmet po ay meron na din po siya nito. Yan. Okay. Diba yan, lagi kong pinapakita sa inyo yan. Ito kasi karagdagan po ito pag ipapatong mo yung helmet mo. Hindi siya basta-basta magagasgas kasi nga naka-design siya para doon. Okay. So, maganda din po yung lens na yan. And then, ano pa ba? Meron na pong nabibiling lens nito. Pakita ko po sa inyo yung lens niya na, teka, iridium. Merong iridium. Ayun, ang ganda nito kapag nakalagay yun. Ito po, iridium lens. Ayan. Pag nilagay niyo po yan dyan, ang ganda. Okay. So, ayun na nga. Pag-usapan naman natin yung price niya. Ang price po ng helmet na to ay 3,300 pesos for full face dual visor po. Ayan. Sa full face dual visor po ng Gile. And sa kanya pong lens ay 900 pesos. Iridium na po yon and meron din pong smoke lens. Okay? And ipakita ko din po sa inyo yung ibang designs ng helmet na Gile. Ang vlog ko regarding sa Gile helmet and wag po ninyong kalimutan na i-like yung aming page po, Maos page, and i-subscribe ako sa aming YouTube channel which is Maos TV, and ipopost ko na rin po yung aming pong address dito mismo sa aking video. And that's all mga suki, see you soon, kita kids, pasyal kayo sa aming shop, good day, bye bye.